Happy magkakaroon na yun. Sa bayan ng Tivoli, sa Barangay Sala Cafe, ay dito yung jump off papuntang Sitsukuli kasi doon kami magsisimula ng aming Lake Holon Adventure. Siyempre, yung mas mahirap talaga na daan yung kukunin namin ngayon ay mag-alas 11 na ng umaga. And I am with our friend right here, Eddie? Master Ellie. You know, and Laag ni Arjun. Laag ni Arjun. You know, siya yung guide natin. And by the way, I am going to make another video featuring Laag ni Arjun for the registration, how to register, if how he is going to cater you with the entire, di ba, entire talaga. Siya yung bahala sa lahat, Lake Holon Adventure that you are planning. Nagsimula yung Lake Holon Adventure namin sa pagsakay ng mga balhabal na to mula Barangay Sala Cafe papuntang Sitsukuli kung saan kami magja-jump off. At isa lang talaga yung masasabi ko dito, bay. Grabe, hindi ko inaasahan na ganun pala ka-exciting yung daan. I am not going to tell you na delikado siya, ganito ganyan. Kasi yung mga balhabal drivers na to have been riding here for years already. Kaya kailangan nating magtiwala sa kanila na kaya nilang imaneho yung mga sinasakyan nating motor. Ngayon, all you have to do is to feel the thrill and enjoy the ride. Kung natatakot kang sumakay ng habal-habal at dumaan dito, isipin mo, paano na lang kaya kami? Kasi di ba, mga riders kami. At yung mga riders, bay, grabe, sobrang takot talaga kami mag-back ride. Pero tingnan nyo, na-enjoy namin yung daan. I'm telling you, you have to experience this. Go for Kuli Trail. There you go. That was exhausting. Grabe. Kami si Kuya Hon kayo. Diba, Terno? Hindi ah, kaya. Grabe. Hindi pa maulan yun. Magsakay lang, ha? Masama na lang magkakaw. Ang masasabi ko lang, worth it yung 250. Ikaw lang isa, okay? Oh. So if you want to experience that, huwag ka nang maghanap ng kasama. For example, dalawa kayo. Magtag isang motor na lang kayo kasi that is going to be a super fun roller coaster ride. Saka may enjoy mo talaga siya. Saka may advantage din kapag tag-iisa kayo sa isang motor kasi we are serving the local tourism. Yung pinaka-purpose ng local tourism is to spread the city money sa mga tourism sites like this. Okay? Take my advice and I would say pagdating mo dito, sulit na sulit yung 250 mo kapag ikaw lang nag-isa. Diba no? Yes! No? That's true! Oh. Pagkadating nyo dito sa Kuli Receiving Station, you are going to undergo orientation doon. So, let's go there. We are now preparing our stuff for the hike. Ayun. Hindi kami magkuporter kasi malalakas. You know, dapat malalakas yung loob. Mag-aapo pa kami sa July. We will see kung may mawawala ng ano doon. Ulirat. Sa gitna. Si Bob, pero dapat kaya natin to. Kakayanin natin to, you know? Nag-jump off na kami sa Sitsukuli. Ayan o. Oh. SK Sitsukuli. Yan. Shot glass yan mamaya. Grabe. Dito pa lang may hangak na very light, no? Very light. Larga. Na-stress dito pa lang. Dapat wala mo nang iinom ng tubig para hindi sumakit yung gilid natin, 'di ba? Yun yung trick doon. Tara, let's. Hi, Tay. May hapon. Saka sa mite. Mangitamig sakit sa lawas.
So makatapos ang 20 minutes, ayan dito na kami sa Station 1! Ang bilis namin, right? Maulay pa na! Bugiro! Mag-lunch kami dire. O pastil! 1, 2, 3, go! Lunch time! Ito lang tayo makadali. Bay, paskang lamia sa pastil sa bukid, bay. The best nga pastil, basta naaka sa bukid tapos kapoy ka, wala ka lang makaon. The best nga. Okay, ganito. Sa mga takot maghulon dyan, update. Easy lang pala. Sisiw. Sisiw. Ganito. From Kuli, you know, yung Kuli na jump off ng trek ay merong mga slight assault lang. Very light lang ng mga assault na saktong kakapusin ka lang ng hininga mo. Very light lang din. And then, aabot kayo dito sa Station 1. Dito siya. Right? After here, ay merong very light and very short na assault din. And then, downhill na lahat papuntang Station 2. Right? And then, Station 2 to Station 3, assault na siya. And then, Station 3 to Station 4, assault na! Grabe na yon. And then, ando na tayo sa view deck nun. Diba? Kaya? Kaya. Kaya kaayo? Kaya kaayo? Easy. Kaya ko na? Easy kaayo ba yun? Kaya ganun yung katong gibiyaan ko niya sa'yo. Gani? Nakaya ganun ako itong gibiyaan ko niya. O gibiyaan siya! Diba? Giingnan siya nga study first! Kanin mo lang isa, joke lang. Move on na siya, move on. Okay, so galing sa Station 1. Diba yung Station 1 ay paakyat. Ngayon, pababa naman tayo from Station 1 hanggang Station 2 talaga. So, dito na makakabawi yung mga paa ninyo sa pagod kasi pababa na siya. And then, mga plains. Pero, dito, maganda na yung dinadaanan ninyo kasi eto. Right? Forest na siya. Yeah. It is so good in here. I really like it. Yung mga ganito, oh. Tingnan nyo, oh. Paalis na kami ng Station 3. Ayun siya. At dito, sa Station 3, it is so relaxing in here. Actually, kasi, yan, oh. You can hear the birds chirping, singing, and then the insects, right? Cicadas, mga kamaro, crickets, you can hear them. My God. Saka, okay lang, relax lang. Hinihingal ba ako? Hindi. Diba? Kaya nyo. And then dito, maganda talaga yung feel. Kasi malalaki yung puno. Ayan o. Matataas yung mga puno. Yan. Malalaki. So, ito na yung pinakalas na assault na bubunuin ninyo papuntang view deck talaga. And from view deck, isang oras na pababa. Yun. Sa mga nanonood nito na gustong mag-Lake Holon, huwag kayong matakot. Diba? Easy lang talaga siya, I'm telling you. Don't pressure yourself. At saka, hike at your own pace. For example, ako nito ngayon, nagva-vlog ako. Yung mga kasamahan ko, andun na, nangalahati na. Ayun, di ba? Ako, andito pa. Don't pressure yourself. Huwag kang magpadala sa peer pressure na tinatawag or yung speed ng kasamahan mo. Don't adapt to them. Kasi hindi mo alam yung hiking power nila. Hike at your own pace again. Eto, magbibigay pala ako ng tip sa mga kagaya ko na nahihirapan na maglakad kasi merong mga slight asthma at mahingal yung madaling hingalin. For steep climbs like this, what I am doing is I am relaxing my mind na huwag mo silang habulin. Okay? Huwag na huwag mo talagang habulin yung mga kasamahan mo. Again, remember, hike at your own pace. Relax yourself and walk at your own pace. Una yon. Pangalawa, take very small steps. Okay? Small, consistent steps. Katulad nito.
Diba? Small lang siya na steps, pero consistent. Huwag yung ganyan, 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 ganyan. Huwag ganun, kasi madali kang mapapago dun. Diba? Very small steps can get you along the way ng pangmatagalan na hindi ka hinihingal masyado. Diba? Tandaan mo yon. So, ilang steps na lang ay view deck na. This is going to be the first time na makikita natin yung Lake Holon na crater. Eh. Ah. Excited na ako. Oh my goodness. Grabe, no? You know, sabay-sabay tayo nakita. Yun. That was my first time to see it. Grabe. Ang ganda. So, kakatapos lang namin dito mag-picture taking sa view deck at sasabihin ko sa inyo, napakaganda na experience namin dito. Kanina nakisama talaga yung panahon, maaraw, then may konting clouds. Magaganda yung mga pictures na nakuha namin. Eto, sample. Tsaka makikita nyo karamihan sa pictures namin sa facebook.com/pilipinongmalalakbay. Yung link ay nasa description. Diba? Andun na sila. Nagpaiwan ako dito kasi gusto ko talaga siyang masolo for a while. Lake Holon view deck. Woo! I love you. Woo! I love you. Ang ganda dito. Go here. Wow, palapit na kami ng lake. Ayun na siya, oh. Nakaka-excite na talaga. Diba? Nasumakay ng bangka. Tumawid doon. Mag-dip sa lake. Kasi gusto ko talaga mag-dip sa lake. Kasi, parang ganun talaga. Grabe, pababa talaga siya, bay. Ayun pa, bay, oh. Ayun na sila, bay. Niliit na nila. Pababa, napababa, napababa, napababa. We can do this. I am going to teach you a trick. Kung ano yung dapat nyong gawin, yung posisyon ng paa nyo para hindi ma-stress yung legs nyo sa mga pababa. Medyo mahinang pace lang siya pero it's effective para hindi kayo mapagod. Eto. Okay, ganito. Kapag pababa yung daan, all you have to do is to walk sideways. Ganyan, oh. Diba? Sideways lang. Diba? Kasi if you walk sideways, yung stress ng katawan mo hindi siya pa ganun, hindi siya pababa, pahalang siya. Ngayon kapag pahalang yung stress ng katawan mo, hindi ka hinihila pababa, di ba? So walk sideways lang, di ba? Kahit hindi ka na humawak sa mga railings, chill lang, di ba? Alam mo, tayong mga nahihirapan na umaakyat ng mga ganitong bundok, kailangan natin mag-develop ng mga skills na ganito para makasabay tayo sa mga taong yung mga lungs nila are made for mountain climbing talaga. Right? Practice that and you will see na it's effective and then you are going to remember this video at pasasalamatan mo ako. It's more like 45 minutes lang, no? Ha? Inulan pa talaga kami. Pero, like wala na kami. Heyo! Okay, so tumila na yung ulan and so we are going to proceed na doon sa camping area sa kanitong mga bangka para ma-experience natin. Yan, oh. Diba? Deliver pa ko. Deliver pa ko. Ma'am! Nana, padalong na kasi mong pinpoint.
Dapat tagsa og bangka no para lumba. Ano wala man ninyo gipasakay diha? Gani. Tama na oy. Balik, balik. Tagsa ta, tagsa, tagsa. Balik, balik. Hindi kay dere. Oh, mag-deliver pa ko. Padali lang. Ma'am! Nabot tayo! Nabot tayo ang dinitre! Thank you! Hey, so late afternoon here in Lake Holon and the ambience is actually quite good. Andun yung tent natin, yung blue. And then, si Ellie. Si Arjun yung sa likod. And there are a couple of campers here. I would say, maganda yung lugar. Doon banda, nag-fogs na siya over the mountains. Yun. Pero dito, wala pa. Right? Eto. Bukas, we are going to explore a ton of activities here. For example, magpa-foot spa tayo sa mga isda dito na side. And then, pupunta tayo ng river doon na napakalinis. Diba? Yung makikita mo yung paa mo, even though taga dito na siya, pupuntahan natin yun. And then, syempre, maliligo tayo doon. Magda-dive tayo sa napakalalim na Lake Holon. We are going to explore this place extreme bukas. Okay? Yun. So, kita-kits bukas and right now, Arjun is preparing our dinner. Adobong manok at sinigang na baka daw. Para mas lalo siyang lumasa, pahubasan muna natin gamay. Pahubasan siya. Diba? Ano tinatawa-tawa mo dyan? Magaling ako magluto. Gansa ka. Pahubas na nga. You know? Hubas na. Hubas na siya gamay. Gamay pa more. Gamay pa. Kasi gusto ko yung mga pina-salt bay na style. Pero makatilaw mo sa akong dead skin. Halik. Ato. Para masarap yung luto kamut ninyo. Kamut. Ganito. Sapa. Ne, mali talaga yung dapat yung dito talaga. Ito yung sitwasyon namin dito ng grupo namin sa laag ni Arjun, di ba? Master Ellie, Arjun. Siyempre, your vlogger right here. Yung pagkain namin na yan, oh. Sarap. Sarap ko. Yan. Ang bawala ng ginaw. Yan pa. So, meron kaming adobong manok. Yun. And then, kanin. Beef then, yan, oh. Sinigang na baka. Ay, sinigang na baka. Okay. So, kakain muna kami. And, siyempre, we're gonna have some fun later. Mag-pray sa ta. Lord, thank you for this food. In Jesus' name, we all pray. Amen. So, ito yung sitwasyon namin dito kayo. May bonfire, tapos may pulutan, may iinumin, diba? Yung mga tents namin andun sa palibot. Right, tent ko, tent ni Master Ellie, yun, at saka tent ni Arjun. Pagkatapos ng inuman namin dun sa labas, ay siyempre, we are going to sleep na. It is around 10 p.m. pa lang. Maagang maaga pa, pero dito sa bundok, sa Lake Holon, gabing-gabi na talaga. Ngayon, I am not going to close the tent. Ganyan lang siya. Diba, may screen lang sa dyan. And then, I want the moist to come in. I want to enjoy the fogs, the coldness of the air. Yung extreme coldness talaga yung natural aircon. Gusto ko siyang ma-experience. Kasi di ba, it's not every day that we are here. Di ba? Ibang-iba talaga yung sa syudad at saka yung dito tayo. Ngayon, good night sa inyong lahat. See you again tomorrow. Good morning. So ayun na nga, it's almost 5 a.m. And then,
yung experience ko dito the whole night is napakaginaw. Siguro kung wala to, wala to, and then hindi ako nagmedyas and walang sleeping bag sa paa ko, natigok na ako sa ginaw. Pero you know what, nakaya ko siya na hindi i-close totally yung tent. For example, like this. Ito, hindi siya, screen lang siya. Hindi ko sinaraduhan talaga yung tent doon. And then, yung pinaka-goal ko this morning is makuhanan kayo ng napakagandang sunrise time-lapse dito sa Lake Holon. Kaya, let's do it! Good morning! Okay, so we are going to try yung pa-foots pa sa mga isda dito. And sabi nila nakakakiliti daw yun. Well, susubukan natin. Eto siya! Yan, dito tayo. Si Master Elio. You know? Gilok eh daw, nandakigilok kayo, hindi ka buto. Grabe, nakakakiliti. Pero makita ko sa inyo close. Yung makita ko. Ano yan? Ay, masuko. Masuko ako na yung isda. Isaka lang ako, deal kay Unyan na. Ipapakita ko sa inyo close up kung gaano sila kadami and how they are picking on your feet. Kita nyo yun? Yung ulan namin for today, for this morning, eto. Tapos itlog, tapos bulad, and then corned beef. Pero kita nyo yan, oh? Oh. Hilaw, ganun. Tait ni? Hindi, butang na nagasin. Butang na nagasin. Gumutan niyo, Jad? Oo, gumutan. Yun siya na yung pagkumot. Pareho sa pagkumot-kumot niya sa inyong duga. Yawa! So, we are going to add... Eggs! There you go! Eto, may sikreto ako sa inyo. Actually, yung recipe talaga namin, guys, tinolang itlog. Wait, ang palaya for bitterness. ang daming itlog, parang tinol. Di ako din siya may story gabi, nakamove on na siya. Di ba, gusto niya, minaw ramang kusulod. Nakakadong din ka to eh. Nakamove on na siya. Atik-atik na ako siya ba? Ito sa mga nakamupo na ka, 90%, 100%. Wala yung duha-duha ba? Ano siya? 100. 100. Dito, sa may likod banda, eh, meron siyang diving site na medyo nakakatakot. Ayan. Nakakatakot siya in a way kasi di ba malalim. Pero we are going to try it. It's now or never. Kailangan subukan. Para mapatunayan. Eh, natakot ako mauna. Ikaw na kaya mauna? Ha? Ikaw na, bahala ka dyan. Okay, so this is it, is it, is it? Thank you.
Ole! Okay, so ngayon ay papunta tayo doon sa outlet talaga kung saan lumalabas yung tubig ng Lake Holon. Papakita namin sa inyo gaano kaganda doon. Crystal clear ang tubig doon. Ako yung mag-navigate ng bangkang to. Yung magbugsay, may assistant ako sa likod. Yun no? Tara, let's! Bay, grabe bay, ang ganda talaga dito oh. Diba? So if you are going to rent a boat at or nagdalawang isip ka na magrenta ng bangka, 250 each lang siya, 250 per person, pwede kayo mag-request na dalhin kayo dito. Yan oh. Yun yung Lake Holon. Diba? Ito yung outlet niya. Dito lumalabas yung tubig. At ang ganda dito! In. So ito yung outlet again. At palabas na kami ng outlet. Papunta na kami ng kalaliman ng Lake Holon. You know? Diba? There you go. Okay. 1, 2, 3. Lulun! Nakakahiya, on video ba naman yun? Nakuha, gito ba? Kayo ha? Funny moments, funny moments yun ha? So ayun, pupunta pa kami ng gitna. Pinakagitna talaga doon. Diba? And then, iikot kami doon. And then, uwi na. May nagmamahal pala sa'yo. Guys! May lover ka pala. Wala! Oh, bakit pa magdala ng lover? Wala naman pala. Mali natin, may nanonood ito. Paulis yun pa. Diba, PM is the key doon sa page natin. facebook.com/Pilipinong Manlalakbay. Mag-PM lang kayo doon. Mga kailangan namin ng tatlo. Tag-isa kami. Woo! And you are going to experience this with us, Char. Okay. So dahil birthday ko ngayon, June 20, 35 na. Ngayon, wala kayong wedding cake dito. Pudge bar. Pudge bar, lalagyan namin ng posporo. Pumatay din naman. Hello! Hey, ganda na! Ganda yun naman ninyo! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday. Kung kinsay magpa-audition, adto lang saya. Oh, namatay na mag-una. Sabay. Yun lang. So 35 na tayo and let's. Okay, yung wish ko is syempre para sa growth ng channel na to have more friends. Great family bonding. Hindi, balik. Diba si Timothy naman ang wish? Na-wish yun. The growth of this channel, more friends, and then great family bonding, and syempre more self-love, diba? More travels to come, and more great vlogs to come.
Yan o! And my audition to come. Ang audition di ay, hindi naman yung pilot? Ay, wala na, wala sa tanang love-love. Paso to sa love, okay? Audition lang itong i-entertain ka ron. Kung may magaling sa audition, edi i-love. Cheers to friendship, more travel, and happiness! Yeah. Cheers! Woo! There you go. Ganun kasimple ang birthday ng bundokero. Pero siyempre, there is going to be a mini celebration pag-uwi sa bahay with my kids naman. Hi mga anak! Going home, andito na kami sa Station 4. Pabalik, 3, 2, 1. Okay? Andito kami sa Salakafe Trail. And then, I would say, yung Pacquiat, nakakapagod sobra. Kasi diba, kailangan mo talagang lakbangin yung bundok. Diba? Yung pababa natin kahapon sa Kuli, it's more like lighter than that lang, pero paakyat siya. Tingnan niyo yung katawan ko, umuusok. Diba? Sa pagod at sa init. Grabe. Pero from here, sa Station 4 pa uwi, meron mga isang minutong paakyat na lang and then pababa na lahat. And it's going to be a gentle way pa uwi. Kaya nang sabi ni Arjun, gentle daw sa kanya. Ewan ko na lang kung gaano ka gentle sa atin. Nagubad na ako kasi basang-basa na yung damit ko kanina. And so, it absorbs cold. Ngayon, nasa kahinga yung katawan ko. It's kinda relaxing. Pero, ayun ba. Saka ang ganda ng gubat na dinadaanan namin. Right? Pakyat nga lang siya. Salakafe Trail, going home. At least, you know what to expect, right? The famous Kissing Stone. Diba? So mga gusto magka-jowa dyan. Ako, no thanks. Me. I'm happy. Bye. Single. Ikaw. Bye. Ayaw ikaw. Po. Ayaw ko muna. No thanks. Thanks. Ikaw. Ikaw. Ikaw dyan. No thanks tayo dyan. O diba? Team no thanks. Ayaw magpa-scam. We are happy single, right? Happy single. Walang kissing stone yan. Babalik ako dito ng ano, may dalawang forever. Sana dalawa. Sa akin kahit isa lang. Triple! Triple dapat! Para pag nawala yung isa, may isa pa! Okay, so, pauwi na kami and... Paano wala ni kissing stone? And, you know what? May forever siguro. Magkakabi pa kami sa bahay na ni Arjun. And then, may panated chicken pa siya dun. Diba? So, if you're looking for a guide, syempre, PMS lucky kayo kay Lag ni Arjun. Yung Facebook link niya is going to be on the description, of course. Kasi, alagang-alaga kayo dun. Diba? And then, recommended by Pilipino Manalakbay. Highly recommended. Pauwi, meron ba kayong panated chicken? Diba? Lab-lab natin tong guide natin na to. Diba? Pang malakasan. Kilala yung buong community from Kuli to ano, to Salakafe. Kasi taga dito talaga siya. Touchdown Salakafe, jumping off area. You know? Woo! Grabe ba eh. Kuli yung, Kuli trail yung papuntaan. Then Salakafe yung pababa. Grabe no? Kayang-kaya. Pero kaya no? Kaya. Kaya. Diba? Lakas so, ng loob. I would really like to encourage you guys again to go here at witness the crown jewel of the South, Lake Holon.